Ito na po yung ating review tungkol sa Hyundai Starex 2007. Yan, wala akong ibang model na pwedeng i-review kasi ito lang yung aking Starex. Ito ang paborito ko sa lahat na naging van ko, mga kaibigan. So, pinalta ko na siya ng sapatos, size 17. Ang original ay size 15. No? Pero tinatabi ko yung mga original na sapatos ng mga sasakyan para pag gusto kong ibalik, walang problema. So, ang kanyang makina ay 2.5 liter turbo diesel CRDI. So, chain type nga pala to, mga kaibigan. Timing chain na siya. Wala na siyang mapuputol na timing belt o yung pinapalta na timing belt every 80,000 km, 100,000 km. Wala nang ganun. Timing chain siya. So, hihintayin mo na lang siyang umingay o lumuwag kung medyo laspag na. Pero napakatagal ng buhay. Alam na mga mekaniko natin yan. Basta maalaga ka lang sa change oil. So, ito ay automatic transmission. At aaminin ko sa inyo, walang wala sa isip ko na bibili ako ng Starex o Hyundai Starex nung time na naghahanap ako ng malaking sasakyan pang pamilya / kargahan para sa business. Yan. So, kinakarga ko lang naman yung mga bote lang naman na mga ganito. Mga walang laman na bote at yung mga boxes para sa ating business sa Lazada. Mga binibenta nating chemicals. Yun lang. Magagaan lang naman pero bulky kasi. So, nagustuhan ko to, mga kaibigan. Alam nyo, na-surpresa lang ako sa kanya nung inalok siya sa akin. Tinest drive ko lang, binigyan ko lang ng try. Sabi ko, sige nga, try natin tong Starex kung masarap sakyan. At nagulat ako, mga kaibigan, napaka-powerful ng makina. Hindi biro ah. Talagang pag sumipol yung turbo, hihilahin ka talaga patras eh. Antulin. First time ako na in love dito sa mga Hyundai na CRDI. Nung nagkaroon ako ng Hyundai Accent na CRDI o yung turbo diesel. Grabe, ang lakas ng makina, mga sir. Pag talagang sumipol yung turbo, ang lakas, grabe. Sa totoo lang, daig pa yung digasolina eh, pag yung walang setup, yung parehas lang silang stock to stock lang. Ang lakas, sobra. So, nakakagulat. Tas antipid, tumatakbo siya ng mga 16 to 20 km per liter yung Accent ko na yun. Pero ito, since malaki yung katawan at lagi siyang loaded, ang honest review ko rito sa fuel consumption ay 8 to 12 km per liter, which is okay na rin sa laki niya. At sa dami ng naikakarga ko sa kanya, mapatao man yan, mapagamit, no? Papakita ko sa inyo yung loob niya. Tsaka hindi siya sirain, ha? Sa totoo lang. Wala pa akong major part na napaltan dito. Yan. So, ito yung interior. May cover na siya, pero hindi naman sira yung upuan niya. Papaltan ko na lang ng bagong cover. Siguro, try ko ipa-beige. Para bago na. Kasi ito, sa first owner pa to, eh. Yan na yung nakakabit. Ito yung interior, hindi naman sobrang modern, sakto lang. Pero napakalamig ng aircon. Yun ang isa sa mga hinahanap ko sa kotse. Yung malamig talagang aircon, di ka pagpapawisa kahit mababad ka sa traffic at tanghaling tapat, no? So marami na rin ako naging van. Ang isang problema kasi sa mga van, kung mapapansin ninyo, wala na silang aircon, yung mga lumang van. Kasi mahirap palakihin, malaki kasi yung, mahirap palamigin, ang laki kasi ng loob, no? Pero ito, the best, grabe. Solid ang aircon, number one to. Kahit naka number one at two ka lang sa tanghaling tapat, di ka pagpapawisan. Harap at likod, parehas silang malamig. Basta maintain nyo lang na malinis, no? So yan, para manatiling makintab yung inyong mga dashboard, yan. Gumamit kayo nito. Yan, 150 lang yan sa Lazada. Yun, nakapag-promote pa. De, real talk yan, guys. Kaya laging maitim yung mga interior ko. Kaya lagi siyang mukhang malinis dahil doon sa produkto natin na yun. Napadali lang yung gamitin. Spray mo lang, iwan mo na. Tsaka muna punasan after 5 minutes. Ayan, di ba? So, ganito ang upuan niya. Pwede mo yung i-twist. Pwede mo i-rotate yan. Nakaharap siya doon. Pwede mo rin ito gawing kama. Ihiga mo ng todo yon. Dalawa yan eh. Inangat ko lang kasi nagkarga ako. Pero ito, parehas yan na ibababayan ng ganyan. So, isang mahabang upuan. Pwede mo rin yung iangat na ganito. So, pwedeng pangkargahan, pwedeng pampamilya, no? Ito, pwede mo rin siya gawing parang bed. Tatanggalin mo lang yung headrest, pagka-rotate mo ng ganyan, diretso siya hanggang dito. Saktong-sakto yan dito yung sandalan. Isang buo. Pag kayo'y magka-camping, yung mga bata, pwede mong patulugin dyan. Yun ang isang nagustuhan ko pa rito. Yun nga, yung aircon, napakalamig. Hindi nagre-reklamo yung mga anak ko. Tapos, ang dami niyang lagayan. Ayun, may mga lagayan doon, meron doon. Meron din dito. Tapos, sa harap, kompleto rin, meron dito.
ilagayin siya dito. Yan. Tapos dito, pwede mo rin to gawing upuan kung medyo marami kayong sakay. Ayan, isang upuan pa yan. Pwede mo rin gawing parang armrest. Diba? Lagay ng baso. 1, 2. Meron dito. Ayan, medyo bali na lang yung spring. 3, 4. O, dami mong lagay ng baso, no? Kompleto. So, ganyan lang kasimple yung loob niya. Hindi siya masyadong modern, pero okay na siya pang pamilya. Sa halagang 300,000 plus, meron ka ng Hyundai Starex na ganitong generation. Yung iba 200 plus, pero baka nakakakaba na yun. Hindi natin alam. Pero ito kasi 70,000 plus lang yung kilometers nito, ay yung mileage nung nakuha ko. Ngayon 79 na yata. No? So, swabing-swabing pa rin mag-shift. Paahon, high speed. Yun pa ang isa ko nagustuhan dito. Yung transmission niya, parang yung gear ratio niya ay high speed. Kasi yung 120 kph nito, naglalaro lang sa 2,000 RPM. Napakakalmado niya. Yung iba kasing malalaking sasakyan na nagamit ko, 100 kph, gigil na yung makina, kahit naka 5th gear na. So ito, napakaswabe. Tapos may overdrive din. Yan. Kung gusto nyo malaman ibig sabihin ng overdrive, meron tayong video tungkol dyan. Yan, pinipindot yan. Okay. So, yun lang. Basic info lang. 300,000 to 350, mga ganun yata ang range ngayon sa market. Makakabili kayo ng maayos na ganito. Wala pa akong major na sira dito, mga kaibigan. So, ang ginawa ko lang dito, ever since mabili ko, pinaltan ko lang ng tensioner bearing kasi medyo maingay na siya. Gumaganon na. Wala namang 2,000 problema, parang 1,000 lang yata. Tapos yun na, tahimik na niya. Tapos, ano pa ba napatayon? Change oil, coolant, yung mga basic lang. Pero yung sira, wala pa ako nagiging sira na na-encounter dito na major. Yun lang, yung tensioner bearing. Tsaka itong hawakan, 450 lang sa Lazada. Yan, nabali na kasi. Isa ko pang nakitang maganda rito yung preno niya, disc brake, harap at likod. No? So, napakaganda niya para sa gantong kalaking sasakyan. Napakalakas promeno. Ayos, di ba? Ito yung likuran. Yan. So, sa comfort, hindi ka malulugi. Kasi spring yung likuran, no? Ayan, no? Coil spring. Napakalambot. Hindi ka gaya ng ibang malalaking sasakyan na molye. Pag marami sakay sa likod, tsaka mo lang mararamdaman na masarap yung ride niya. Ito, kahit mag-isa ka lang nagdadrive, para ka lang nakakotse. Ang sarap i-maneho. Hindi ka mapapagod kasi hindi siya matagtag. Yan, yan yung likuran. So, ito yung mga pang-rescue natin. Tali, baka may masiraan dyan. Hihilahin ko na rin kayo. Ito, pang-jump start. Jumper cable. Yung toolbox ko nando sa Altera. So, ganyan siya pag tinupi. Left and right. Natataas. Basic na basic lang to, pero ang sarap gamitin ito, mga kaibigan, sa totoo lang. Sa lahat na sasakyan ko, ito pinaka-komportableng gamitin. Real talk yan. Mas komportable pa siya doon sa mga modelo kung nag-isasakyan. Ang gaan ng manibela, ang lakas ng makina, sobrang suwabe manakbo. Hindi siya gigil na gigil eh. So yan. Depende rin sa pag-aalaga, no? May mga Starex ako na testing, hindi naman ganito kaswabe. Nasa pag-aalaga rin po yan, syempre. Dapat alaga sa change oil. Diba? Yung mga langis, fluids, papalitan nyo sa tamang panahon. Pero, sa totoo lang, real talk, sarap gamitin ito. Alam yan ng mga naka-Starex. Ibang-iba, ride comfort, tsaka yung power ng makina. Hindi siya ma-maintenance eh. Basic-basic lang. Siguro kung may nasisira yun sa iba, dahil 100,000 na yung mileage, mga ganyan. Tapos hindi na babantayan yung mga change oil, mga fluid, hindi nagpapalit, coolant. Pero never pa to nagka-overheat problem. Dalawa nga pala yung fan nito sa condenser. Ito yung madalas na kinoconvert doon sa mga kotse. Pag nagpunta kayong aircon shop, sasabihin nila sa'yo, palitan mo ng fan, yung pan-Starex. Alam na alam yan ng mga nag-o-convert sa aircon shop. Kasi ang lakas ng condenser fan nito. Dinalwa pa, kaya ang lamig siguro ng aircon. Yan. So yun lang. Kung naghanap kayo ng mga van pang pamilya, okay to. Masasuggest ko sa inyo, okay to.
At yung kaibigan ko meron yung sumunod na model nito. Try natin i-review yun, yung medyo matulis na yung headlight. At nag-e-enjoy din siya dun eh. So far, ito pa lang ang aking Starex. Subukan natin yung mas modelo ng konti i-review yung sa barkada ko. Ilang po, sharing is caring, Easy Works Garage. Thank you po. Kita-kita tayo sa mas marami pang car reviews. Bye-bye!